Morning guys, itong makina na ito ay matagal na na-storage. So upon checking the engine oil, inugot ko itong kanyang dipstick. At yung nakita kong engine oil guys ay abot lang dito sa L, meaning to say low. Dapat dito siya sa pangalawang guhit. Ito may guhit guys, oh. So kami nakalagay na edge, meaning to sinang edge high, yung L low. So dapat hanggang dito yung engine oil niya o yung aside niya. So ang natira lang ay hanggang dito sa low. So kulang na kulang. Kaya nagpabili ako ng 3 litrong engine oil. So ngayon, ito na, nailagay ko na yung 3 litro. Yan. Bali, nailagay ko na yan dyan. At saka, sukatin natin para malaman natin kung tama yung nalagay kong oil. O, ayan guys. Saktong-sakto yung 3 litro. Nasa pangalawang guhit na. Nasa edge na siya. Ibig sabihin, yun ang tamang sukat ng kanyang oil. So ngayon, pwede na natin paandarin ito. Susubukan natin kung mawawang click. Kasi kukunin na may-ari. So here we go guys. Start. Oh, ayan guys. One click. Bali, ang ginawa ko rito ay pinalitan ko ng spark plug, contact point, condenser, tune up, and then yung carburetor, itong carburetor nilinis ko yan, overhaul ko yan guys, kaya napakarumi, kaya pala ayaw mandar. So ngayon i-off natin uli and then try ulit natin to start kung one click talaga. And here we go. Ayan, okay na. One click na siya guys. Once more. Start. Alright. Pwede na natin ito i-release guys. Pwede na ito kunin na may-ari. RPM niya guys. So yung minor niya babaan na
guys, yung makina. Wala pang usok yung breaker niya. Okay pang piston ring nito. Kaya ito nagkulang ng aside dahil mayroong kunting leak sa kanyang crankcase gasket. So sabi nung may-ari, next time na lang dyan may pagawa kasi gagamitin yung sasakyan. Babalik na lang daw niya sa akin para palitan ng crankcase gasket.